Sabi ko, naiintindihan mo ba na trabaho lang to? Sabi niya, oo, naiintindihan ko. Tapos nagsimula na yung mga away ng Pankay kasi nga, sabi niya, may nararamdaman daw siya. This is the real secret of life, to be completely engaged with what you are doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is play. For Pankay supporters, mga lodi. Yes. So alam niyo naman na may recent commotion again sa Pankay dahil sa recent live stream ni Panday na nagsasaad doon na parang pinapaasa ko siya, ganun. Where in fact, hindi po yun totoo. Naiyak na agad. Wala pa eh, kaya nagsasalita ka pa lang. So, ganito po yan, mga lodi, no? Dahil ayaw niya pong mag-live stream kami, tinatanong ko siya kung magla-live ba kami. Sabi niya, bakit daw ako magpapaliwanag sa tao? Unang-una kasi napapagod na po ako na laging nagpa-front para sa kanya. Pangalawa, never ako nag-lie sa inyo. Since day one na nagsimula ang Pankay, simula nang pinasok natin siya sa live stream, simula na nagsimulang nakilala nyo siya dahil sa mga serye natin. I offered him a job, guys. Inoferan ko siya ng trabaho nung nagsisimula kami na kasi nilalagay ko siya sa introduction ng live eh, kaya nyo siya nakilala, di ba? Sabi ko sa kanya, since gusto ka ng mga tao, maganda daw yung tandem natin, sabi ko. Sabi ko, gusto mo ba ng trabaho? Sabi ko sa kanya. Tapos, yun, nag-start na kami nag-video call, ganyan. Pero, saglit lang video call namin, guys, wala pang 5 minutes. Hindi kagaya ng mga live stream namin yun, umaabot ng 1 hour, ganyan. Dati kasi, pag tinatawagan ko siya, ano lang yun, maximum of 10 minutes. Wala pang 10 minutes, di ba? Yun, sabi ko sa kanya, sige, mag-expose muna tayo. Sabi ko, offeran kita ng trabaho, sabi ko. Tapos, kapag may extra, binibigyan ko siya. Nagpapadala ako sa kanya. Sinasabi ko yan sa live, kahit balikan niyo yung mga live stream natin, binibigyan ko yan siya kahit papaano. Pero maliit lang, kasi nag-uumpisa pa lang kami ng serye namin eh. Sabi ko, naiintindihan mo ba na trabaho lang to? Sabi niya, oo, naiintindihan ko. Tapos nagsimula na yung mga away ng Pankay, kasi nga, sabi niya, may nararamdaman daw siya. Though, sabi kong ganun. Sinabi ko yan sa live, nag-away-away pa yung mga supporters, viewers, sabi, pinapaasa ko siya, ganyan. Sabi ko, Panday, magsalita ako sa tao, sabi ko. Alam ni. Kasi lagi niya pinapalabas sa mga tao na parang umaasya sa akin. Sabi ko, oo, sige, part yan ng trabaho natin, pero sana maging, ano ka sa kanila, transparent. O baka sabihin niyo, ay na naman ako ha. Ano, ayaw niya kasi magpaliwanag, guys. Ako na naman yung maiipit dito. Sinimulan niya to, nananahimik yung Pankay. Nananahimik kami, guys. Lahat ng pagtatanggol ginagawa ko. Pag ano, sinasabihan niyo siya, mga lodi. Lagi siya pinagtatanggol sa inyo. Sabi niya, pinagtatanggol niya ako. Nanonood ako ng live niya kahit hindi ako nagko-comment doon. Kapag may sinasabi tungkol sa akin, wala siyang sinasabi. Sasabihin niya lang, huwag niyong ganyanin si Kian. Pero hanggang ganun lang. Hindi niya sinasabi yung totoo. Recently pumunta siya dito. Ang sabi niya, nagsisisi siya. Sabi niya sa akin, nagsisisi akong pumunta dyan. Wala akong alam na pupunta siya dito. Pangalawa, in-expose niya yung bahay namin. Di ba naka-live yun? Wala siya narinig. Dinala namin siya sa Manila. Lahat yun, in-accommodate ko siya. Pangalawang sinabi niya, kinukulong ko siya sa hotel niya. Alam niyo kung bakit siya hindi nakapunta dito after nung mukbang live namin? Kasi ang pangit ng kilos niya. Sumama yung loob ng pamilya ko dahil nasa loob siya ng pamamahay namin, pero ganun yung kilos niya. Pinagsabihan siya ni mama ko dahil normal yon, babae ako, lalaki siya, nandito siya sa bahay namin. Tinanong siya ni mama ko kung anong intention niya. Ang sabi niya, ganito,
Pinagbigyan ko lang yung supporters ko dahil sino nga ba ang hindi papayag sa libreng bakasyon? Oh, okay? Yun ang sinabi ni Panday, meron kami CCTV sa bahay. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Lahat ng anggulo ng bahay namin may CCTV. Simula pagpasok niya dito, unang pagtapak niya sa bahay namin, kitang-kita sa CCTV yan. Kaya huwag niyo sasabihin na hindi ko siya pinagmalasakitan o kahit anong pamilya ko. Pangatlo, may pamilya na si Panday. Huwag niyo sasabihin sa akin na pinapaasa ko yung tao kasi may pamilya na yon. May anak na siya, dalawa. Sinabi niya sa akin wala siyang anak. Nalaman ko na meron siyang pamilya noong araw ng dinner date. Kinompronta ko siya, sabi ko may pamilya ka pala. Alam ba nila na trabaho tong ginagawa natin? Sabi niya, oo. Oo, trabaho lang to, sabi niya. Tinanong ko siya 2 beses sa live stream natin kahit balikan nyo. Magkaibang live stream, tinanong ko siya, may anak ka na ba, Panday? Wala. Concern na may pamilya ka, gusto mong itago, sige. Pero sinasabi niya na nagmamahal daw siya sa akin. Sabi niya hindi sila okay ng pamilya niya, ng asawa niya o babae, kung hindi niya man asawa yun. Sasabihin niya, hindi sila okay. Yung anak niya, 5-month-old. Ngayon, 5-month-old pa lang. Ang sabi niya, sa dinner date namin, 1-year-old na yung bata. Nagsisinungaling siya. Gusto niya ng proof? Meron akong record ng voice niyan. Kasi alam ko na nagsisinungaling si Panday. Dahil no tinanong ko siya, alam ko na at nakita ko na yung mga litrato. Ngayon niyo sabihin sa akin na pinapaasa at ginagamit ko si Panday. Unang-una, naging transparent ako sa lahat ng viewers, lahat ng Pankay. Kahit nasasaktan kayo na sinasabi ko, guys, for content po to, for trabaho po to, lahat yan sinasabi ko. Lahat ng pagtatanggol sa Pankay ginagawa ko, yun pala siya ang may tinatago. What? What the fuck? Sinasabi niya ba? Sabi niya, walang kinalaman yung pamilya ko dito. Unang-una, nagsisinungaling ka sa akin. Paano kita ipagtatanggol? Partner kita sa trabaho. Tapos kapag may nalaman ako tungkol sa'yo, paano kita ipagtatanggol? Hindi kita kilala. Sasabihin niya, hindi sila okay nung babae. Kung hindi man sila okay, wala akong concern doon. Trabaho yung pinasok. Yes! Dinadala niya ako sa ganito. Dinadala niya kayo sa ganito sa live stream niya. Sinasabi niya, nagbibigay siya ng mga hint na umaasa siya, maghihintay siya ng ganito. Sa video call lang namin pinag-uusapan yon. After ng video call, hindi ko yan siya kinakausap. Pero chat yan ng mga bagay-bagay, tumatawag pa. Naalala niyo ba nung unang away namin sa Pankay? Sinabi ko na nagalit ako sa kanya dahil tumatawag siya na madaling araw. Alam niyang may anak ako. Tumatawag ka na madaling araw, nagising yung anak ko. Magagalit ako, normal yon, nanay ako eh. Tapos sasabi niya, babaw ko. Tapos yung pala meron siyang anak, hindi niya naiintindihan. Kung alam man ang asawa niya na to, o nanay ng mga anak niya, sana naman sinasabihan mo si Panday. Lagi niyo akong iniipit sa sitwasyon, binigyan ko siya ng trabaho. Binigyan kita ng trabaho, binigyan mo ng meaning, tapos biglang bandang huli ako yung sisirain mo. What? Ikaw ang pumasok sa live stream ko. What the fuck? Tinanong kita ng maayos, gusto mo ba ng trabaho? Pumayag siya. Hindi ko naman siya pinilit na sabihin na umalis ka sa trabaho mo, mag-livestream ka na lang. Hindi ko sinabi yun sa kanya. Ginawa niya yun ng kusa. Kasi nga na-e-expose na siya. Di ko na siya kaya ipagtanggol kasi dito ako na-trigger talaga. Magla-livestream ka, sasabihan mo ng ganun. Magbibigay ka ng double meaning. Kung alam mo na hindi na, walang pag-asa, wag mo nang ituloy. Ganon, parang ganon eh. Kasi ganito yan, ha? Sabi niya sa live stream niya, pareho kami naka-live. Kung yung mga hindi niya alam, ha? Hindi niyo alam to. Pareho kami naka-live nung isang gabi. 8 hours na ako naka-live noon, 3 games pa. Yung huling live stream ko, inabutan ko siya. Wala akong problema, nagla-live lang ako, naglalaro lang ako. Bigla pumasok yung mga tao, oy, video call daw kayo, sabi ni Papa P. E di nag-comment ako sa live, sabi ko, Papa P, sabi kong ganon. Ayoko, sabi kong ganon. Ano muna, hard to get kasi ako, sabi kong ganon. Natapakan yata yung ego ng tao. Porkit ba hard to get ako? Ang sinasabi ko sa video call, ayoko muna mag-video call dahil hard to get ako, sabi kong ganon. Tapos bigang ipapasok niya yung ganon. Sabi niya,
kung alam niyo walang pag-asa, huwag niyo nang ipilit. Eh di yung mga tao nag-aano naman nakaka-confuse na parang maghanap ka na lang ng iba, hindi worth it si Kian. Aba. Hindi niyo alam na may pamilya yung tao, no? As hindi niya naman sinasabi sa inyo. Sasabihin niya hindi sila okay pero may picture sila recent. Huwag niyo ako, huwag ako guys. Pumasok ako sa industry na to para magtrabaho, para magpasaya. Pero bakit ganun yung ginagawa niya sa akin? Hindi ba sapat na in-expose ko na siya? Kahit mawala man ang Pankay, may sarili na siyang fanbase. Pero hindi niya kaya kailangan ganutuhin ako. Ang dami ko nang iniyak para sa kanya, dami kong tinago para sa kanya. Nalaman ko to, dinner date, wala naman kayo na rin eh. Tapos ako dinedehado niyo, bakit? Parang ang gusto mo mangyari, mawala ako sa industriya, tas ikaw aakad. And I know that you never feel sorry for the way you're hurt, yeah, ain't talk to her. Hindi ko alam na kung sino pa yung tinulungan ko, siya ang kakagat sa akin. Ay, tinatanong ko siya mag-live tayo before New Year, Panday. Magpaliwanag ka sa tao kasi nasasaktan ako. But that didn't matter, it took it to wait. Sabi niya, bakit ako magpapaliwanag? Bakit ako magpapaliwanag para sa kanya? Siya yung nagsisinungaling sa tao. Ako na nagsasabi ng totoo since day one, kahit masakit para sa inyo, sinasabi ko dahil yung totoo. Ako pa rin nadedehado. Ilang beses ko siyang tinanong, gusto mo pa bang ituloy to, Panday? Sige, para sa trabaho, sabi niya. Pero binibigyan niya ng ibang meaning. Paano yung pamilya mo? Love your work. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to do great work is to love what you do.